Isang ina ng OFW na nakomatose sa Kuwait ang humihingi ng tulong para po maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Yan po ang balitang leader ni Maxi Santiago. Ito si Maylene Macaraeg noon. Maganda, masayahin, punong-puno ng pangarap at pag-asa. Pero heto na siya ngayon. Nakaratay sa Mubarak Al-Kabir Amiri Extension Hospital matapos siyang atakihin ng asthma noong February 29. Sabi ng kanyang doktor, nawalan ng oxygen supply ang kanyang utak nang atakihin siya. Kaya ito ang sinapit niya. Na-atake siya, hindi na namin naagapan. Tapos nung hindi kami makatawag ng sasakyan dahil madaling araw, alas 3, itulog lahat ang tao noon. Kaya so nabigla na lang siyang natumba. Mabuti nga nahawakan ko siya. June 2011 nang dumating si Maylene sa Kuwait para magtrabaho sa isang salon. Tubong Mapandan, Pangasinan ang 32 taong gulang na single mom at may isang anak. Mananahin naman ang kanyang ina na si Aling Nita rito sa Kuwait. Hati ngayon ang oras niya sa trabaho at pag-aalaga sa kanyang anak. Pilit nagpapakatatag ni Aling Nita, alang-alang sa kanyang anak. Iba-ibang aparato ngayon ang nakakabit sa kanyang manipis na katawan. Maging ang kanyang pagkain ay idinadaan sa PEG tube sa kanyang tiyan. Bagamat libre ang kanyang pagpapaospital at lahat ng mga gamot, hindi naman maiwasan ang iba pang gastusin pang araw-araw para kay Maylene. Kaya dumulog si Aling Nita sa balitang Middle East. Gusto ko sana pong humingi kahit kunting tulong. Kasi kulang naman ang sweldo ko dito. Kunti lang naman ang sinisweldo ko. Kung hindi sala siya ng kaganyan, okay lang. Kasi lang sa amin. Nanawagan din si Aling Nita sa mga taga-embahada. Philippine Embassy sa Pulo at saka sa UWA. Na sana po matulungan nyo man lang yung anak ko, madalaw nyo dito para makita nyo naman na at least hindi nyo sabihin na baka nagsisinungaling, ganun. Kasi baka pwede nyo naman kaming tulungan kahit kunti. Sa lahat po ng mga nais tumulong kay Maylene, tawagan si Aling Nita sa telepono 667-49101. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait.